Hi guys, I'm Dennis from Ground Zero. Ipapakita namin latest build ng TMX155. Guys, papakita namin yung mga binago namin dito sa TMX155. Dahil dinala sa amin to, engine, chassis, the rest, wala na. Kaya ngayon, kami nagpuun mismo nitong bike na to. Papakita namin yung previous na video niya nung hiwalay-hiwalay pa siya. Guys, simulan natin dito sa harapan niya. Di ba, naglagay kami ng ano, ng front fender niya dito sa harap, custom fender na to. Tapos nag-convert din kami ng ano, disc brake dito sa harapan niya. Disc brake na yung harapan natin, guys. Mga boss, dito sa bracket natin, ito napakalinis bracket nito. Ginamit natin ditong caliper pang Raider. Pero match na match pa rin dito sa XRM natin na disc. Yan siya, mga boss. Dito, naglagay tayo ng LED na headlight. Ito yung pinakamalakas daymaker din siya. Tapos ito, custom headlight holder, signal light, naka-mounting siya. Bali, proportion na to, gumamit din kami ng digital na speed meter. Yan siya, mga boss. Mga boss, dito sa handlebar natin, wide handlebar, nalagyan namin. Tapos nagpalit kami ng mga switch. Itong mga switches niya, pang TMX125 na. Tapos mga lever niya, ito pang disc brake. Ito yung sa may clutch niya. Tapos naglagay lang tayo bar end na side mirror. Mga boss, dito sa ano yan, sa baba niya, naglagay tayo ng ano, skid plate, engine guard. Tapos to, naglagay tayo LED rin na fog light. Itong tank niya, mga boss, napakasimple lang. Nagpaint tayo ng blue gray, naglagay kami ng wings. Bali, nakasabay na sa top coat natin itong ano, Honda wings. Yan, mga boss, napakakinis. Mga boss, sa mga tanong nyo kung anong shock bag ginagamit namin para dito sa mga scrambler build natin, ito pang XL125 400mm. Pansin nyo, napakataas nung height ng clearance ng tire sa fender niya, ayan. Tama-tama siya sa tindig ng scrambler. Mga boss, nag-extend din tayo ng swing arm natin. Pansin nyo, nag-slide yung shock natin dahil extended to ng 2 inches. Dito rin sa side stand, napakalinis ng pagkagawa natin. Extended din siya. Ayan na, boss. Mga boss, dahil luma na tong bike natin, nagpalit tayo ng one set na chain. Bali, 38 yung sinalpak natin, 14 sa harapan. Stainless na tong chain natin na heavy duty. Yan, bagong-bago na ulit siya. Tapos mga adjuster. Yan, brake show, bago na rin siya. Eto, mga boss, yung U-bend natin, pag-mounting natin dito sa mismong seat natin. Iba yung design nung seat natin, mga boss, pansin nyo. Tapos napakalinis pa rin yung U-bend natin. Fender natin, di natin nagamit yung original dahil yung bike na to, wala na talaga siyang fender dahil lumang-luma na siya. Pero ito, nilagyan natin ang fender niya. Itong tail light natin na LED, nakalagay pa rin siya, mga boss. Mga boss, dahil maulan na ngayon, eto, naglagay tayo ng tire hugger para sa talsik ng putik. Hindi naabot sa atin yan. Dahil pinaka-problema natin dito sa mga scrambler build natin, yung putik, talsik hanggang likod natin. Pero ngayon hindi na dahil may tire hugger na tayo. Eto, mga boss, bullet exhaust natin. Pinalitan na rin natin siya, hindi ito maingay para sa mga nagtatanong. Hindi siya maingay. Naiparehistro namin yung mga bike na ginagawa namin ng naka-bullet exhaust. Ito siya, boss.
Mga boss, ito yung seat natin. Pantay na pantay pagka lapat nitong seat natin. Tapos iba na yung design niya. Ito yung seat natin. Tapos side cover niya, stock pa rin siya. Repaint lang natin itong side cover niya, mga boss. Sa lahat ng umabot sa video na to, maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. Sa may mga message sa amin, message lang kayo sa FB page namin. Garage Zero at your service.